Day 4 sa mansyon. Abala na ang lahat sa pagguhit sa silid na iyon nang biglang mag-blackout kaya naghiyawan ang mga estudyante. Siguro naman babalik din agad ang power, ani Rafaela at tumayo. Tinungo ni Rafaela ang bintana. Hinawi niya ang kurtina na nakatakip sa bintanang salamin pero hindi pa din sapat ang liwanag na nagmumula sa labas dahil malakas pa din ang ulan. Pwede niyong ituloy ang pagguhit sa inyong mga kwarto. May kanya-kanya kayong emergency light. Ipapacheck ko na din ang generator kay Mang Hanzo. Para kung malobat man ang mga emergency light, may magagamit pa tayo. Mahabang tura ni Roger. Mataman na nakikinig naman ang mga estudyante sa artist. Nauna nang tumayo ang artist. Sumenyas ito na pinapatayo ang mga estudyante. Isa-isang tumayo ang mga estudyante. Bit-bit ang kanika nilang canvas. Isa-isa na nga sila lumabas ng silid na iyon. Nagpaiwan ang artist sa silid. Mabilis ang mga hakbang na nilapitan ni Roger ang bintanang salamin at buhat doon. Tanaw niya ang labas hanggang sa labas ng gate ng kanyang mansyon. Nakita niyang bahana sa labas. Sa tansya niya, mga lagpas tuhod ng tubig baha. Ipinamulsa ng artist ang mga kamay at ngumiti. Tila sumasang-ayon sa akin ang pagkakataon. Bulong ni Roger sa sarili at nagpakawala ng mahinang tawa. Muling itinakip ni Roger ang kortina sa salamin na bintana at lumabas na ng silid na iyon. Ang sarap pa din gumuhit kahit na naulan na no? Patanong na sabi ni Lolita. Nakaupo ito malapit sa bintana habang nakatapat sa canvas nito. Gaya nga nasabi sa kanila ng artist, doon nga nila ipinagpatuloy sa kanilang kwarto ang pagguhit. Oo nga girl, sagot ni Rafaela na ang mga mata ay nakatutok sa larawan na malapit na niyang matapos. Sa pagkakataong iyon, ang iginuhit niya ay isang batis na sinamahan niya ng tatlong babae na naglalaba. Pakiramdam ko kabilang na din ako sa inyo, girl! Tuwang sabi ni Lolita na sinabayan ng mahinang hagik-hik. Mabilis naman na nilingon ni Rafaela ang kaibigan. Medyo magkalayo kasi sila ng pwesto ni Lolita dahil na din sa kagustuhan na maiwasan nila ang pag-uusap lalo na at makulit minsan si Lolita. Naniniwala ako na pagbalik natin ng Manila, hahanap-hanapin mo ang pagguhit at pagpipinta. Positibo na sabi ni Rafaela habang tuloy pa rin ang kanyang pagguhit. Siguro nga, sagot ni Lolita. Kahit na siguro busy na tayo sa studies, masisingit ko pa din ang pagguhit at pagpipinta. Pasasaan ba at magiging kasing husay mo na din ako, girl? Treat mo ako pagdating natin na Manila, ha? Dahil kung hindi kita sinama dito, hindi mo malalaman na may nakatago ka palang ibang talent. Narinig ni Rafaela ang malakas na tawa ng kaibigan. Lagi naman akong taya sa tuwing kumakain tayo sa labas. Natawa siya sa sinabi ni Lolita. Totoo naman kasi ang sinabi nito. Ito ang lagi nalilibre sa kanya ng pagkain. Ito kasi ang madalas magiyang lumabas para mag-food trip kapag may extra time sila after ng klase nila. Eh paano ba naman? Ikaw ang matakos sa ating dalawa. Birong totoo niya dito. Tumingin siya sa kinaroroonan ni Lolita. Nakita niya ang pagtaas ng isang kilay nito. Sabihin mo, kuripot ka lang! Ganti nito kay Rafaela. Kahit na 25 cent na sukli, kinukuha mo pa. Kantsaw pa nito sa kanya. Uy ha, hindi mabubuo ang piso kung kulang na isang sentavo. Natatawang depensa niya sa sarili. Totoo naman ang sinabi ng kanyang kaibigan. Ultimo sentavo, pinanghihinayangan niya. Iniisip niya kasi ang paghihirap at pagsasakripisyo sa trabaho ng kanyang mga magulang, kaya kahit sintimo, itinatabi niya, ayaw niyang gumastos sa mga ibang bagay na wala namang kabuluhan. Kahit nasabihin na maganda naman ang kanilang buhay, hindi pa din siya pinalaking spoiled ng kanyang mga magulang. Ibinibigay lang nila sa kanya ang mga importanteng pangangailangan niya. Itinatabi din niya sa bangko ang mga sobrang allowance na ibinibigay ng mga magulang niya sa kanya. Isang oras at kalahati nang dumaan pero hindi pa rin bumabalik ang kuryente. Pansin ni Lolita nang mapabaling ang tingin nito sa orasan na nakasabit sa pader. Tumigil ito sa ginagawa at tumayo. Sumilip sa nakasarang salaming bintana. Oo nga eh, tipid niyang sagot. Girl, tingnan mo! Pumapasok na sa gate ang tubig baha sa labas! Tingin ko lagpas tuhod na! Bulalas nito. Itinigil ni Rafael ang ginagawa. Tumayo at naglakad ito palapit sa kaibigan. Siguro sa bayan hindi lang lagpas tuhod ang tubig baha, panguhulan niya. Nakadikit na ang mukha ni Rafaela sa salamin na bintana para lang makita ng malinaw ang labas. Lumabo kasi ang salamin gawa ng ulan na tumatama sa salamin. Naku, malamang girl, sang-ayon naman ni Lolita.
Kawawa naman ang mga naghahanap buhay dito kung tatagal pa bago umalis ang bagyo. Oo nga eh, mukhang pagtatanim ng mga pala at mga gulay ang hanap buhay sa bayan na to. Sang-ayon niya sa sinabi ng kaibigan. Sabay na napalingon sa pintuan ang magkaibigan nang marinig ang mahihinang katok sa labas ng kwarto nila. Sino yan? Tanong ni Rafaela. Si Xavier to, sagot naman ito. Takang napatingin siya kay Lolita. Bakit? Muli niyang tanong na hindi pa din lumalapit sa pintuan. Kakain na daw. Napatingin siya sa orasan. 12:30 na pala ng hapon, hindi nila namalayan ang oras. Mabilis na hinawakan niya ang isang kamay ni Lolita at malalaki ang hakbang na tinungo ang pintuan. Akmang kakatupasan ang binata nang biglang bumukas ang pinto. Kumain na daw tayo, muling sabi ni Xavier na kay Rafaela nakatingin. Nangingiting siniko naman ni Lolita si Rafaela. How sweet of you naman, Xavier. Ikaw pa talaga sumundo sa amin. Wika ni Lolita na nanunuksong tumingin kay Rafaela. Umayos ka nga dyan, pepektusan kita. Mariin niyang saway sa kaibigan at ito naman ang kanyang siniko. Napansin ko kasi na wala pa kayo sa kusina, kaya umakyat ulit ako dito, baka kasi gutom na kayo. Sabi ni Xavier na napapakamot sa kanyang batok. Naku, papasa ka sa akin, Xavier, kung ikaw ang magiging nobyo nitong kaibigan ko. Walang pareno na sabi pa ni Lolita at isinukbit ang isang braso sa braso ni Rafaela na hindi nakaimik sa sinabi ng kaibigan. Ano sabi mo? Tanong niya sa kaibigan nang muling bumalik ang wisyo niya. Napansin niya ang pasimpleng tingin sa kanya ng binata. Agad naman na iniwas ni Rafaela ang kanyang paningin dito. Lumabas sila ng kwarto ng kaibigan at nagsimulang baybayin ang hagdan pababa. Ang sabi ko, gusto ko si Xavier para sa... Hindi natuloy ni Lolita ang sasabihin nang takpan niya ang bibig ng kaibigan. Umayos ka dyan! Baka atakihin na ako sa kaba! Bulong niya sa kaibigan. Aray! Agad niya binawi ang kamay nang bahagya itong kagatin ni Lolita. Okay, fine! Sagot naman ni Lolita. Pero ang ngiting ito abotenga. Mataman lang na pinagmamasdan ng binata ang mga kaibigan. Sobrang sweet ng dalawa sa isa't isa. Si Lolita, masayahin kung titignan at mahilig mambuli. Si Rafaela naman ay may pagkaseryoso pero minsan makulit din. Pero ang cute pa din ng dalawang tignan. Pero sa lahat ng babae na kasama nila sa mansyon, tangi si Rafaela lang ang nakatawag sa kanyang pansin. Maganda ito, maputi, matangos ang ilong at may maliit na labi. Mukhang matalino at higit sa lahat, family-oriented ito. Hindi napansin ni Xavier na nasa dulo na pala siya na hagdan kaya na out of balance siya, nakamuntik niya ikasubsub. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Rafaela dito. Narinig niya kasi ang mahinang daing ng binata mula sa kanyang likuran. Ah, wala. Natapilok lang ako. Ngiting sagot ni Xavier sa dalaga. Kung alam lang nito na ito ang laman ng isip niya kung kaya nawala siya sa konsentrasyon sa paglalakad. Nandito na sila, sir, ani ni Julian nang unang makita nito si Rafaela at Lolita. I'm sorry guys, pinaghintay pa namin kayo. Nawili kasi kami sa ginagawa namin. Paliwanag ni Rafaela sabay hugot ng isang silya at naupo. Naupo naman sa tabi niya si Lolita. Okay lang Rafaela, hindi pa naman kami nagtatagal dito. Nakangiting sagot ng artist. Kumain na tayo. Maganang kumain ang lahat kahit na nga medyo makulimlim dahil emergency light ang gamit nila sa kusina. Sinasabayan nila ng kwentuhan ang kanilang pananghalian. As usual, si Julian ang laging bida. Umabot na ang gabi pero wala pa rin kuryente. Lowbat na din ang mga emergency light, buti na nga lang at may generator na pang backup. Ilaw nga lang muna ang pwede nilang gamitin. Pagkatapos nilang maghapunan, nagstay muna sila sa sala kasama ang artist. Nagkwentuhan habang umaasang sana bumalik na ang kuryente. Natigil lang sila sa pag-uusap nang lumapit sa mga ito ang katiwala na si Mang Hanzo. May dala itong mga kandila at ipinatong iyon sa ibabaw ng lamisita sa gilid ng sofa na kinauupuan ng artist. Ipinahanda ko na yan kay Mang Hanzo para kung sakaling hindi umabot hanggang umaga ang generator, magagamit niyo pansamantala mga kandila na yan, sabi ni Roger. Bawat isa, binigyan ni Roger ng tag-iisang kandila. Umungol naman sa pagkadismaya ang mga estudyante. Bukas ng umaga, papupuntahin ko sa bayan si Mang Hanzo para bumili pa ng gas na gagamitin sa generator, ang sabi pa ni Roger. Samahan ko nila si Mang Hanzo bukas, sir, suwestiyon ni Julian na sa katiwala nakatingin. Napalingon naman sa binata si Roger na lihim na nagbubunyi. Baka naman pwede kami magpabili ng junk food sa'yo bukas,
Tanong ni Lolita sa binata. Sure, agad na sagot ni Julian. Ano po sir, pwede ko po bang samahan si Mang Hanzo bukas? Ulit na tanong na binata sa artist na tila saglit na natahimik. Sigurado ka ba? Tanong ni Roger sa binata habang pinaglalaro nito ang mga daliri sa kamay. Alam na niya kung sino ang pang-apat na bibiktimahin niya. Yes sir, mabilis na sagot ni Julian. Sige, bukas ng umaga, samahan mo si Mang Hanzo. Yahoo! Masayang bulalas ni Julian sabay tanong sa mga kasama kung ano pang gustong ipabili sa mga ito. Junk foods na lang ang bilhin mo, panabay ng mga kasama nito. Okay, noted guys. Mang Hanzo, pwede ka na magpahinga. Umaga kayong aalis ni Julian bukas. Ani ni Roger na humarap sa katiwala. Tumango naman na matanda at nagpaalam ito bago umalis. Ikaw, Xavier, wala ka bang ipapabili? Tanong ni Julian. Junk foods na lang din sa akin, bro. Basta, mag-iingat kayo bukas at medyo baha pa sa kalsada, wika ni Xavier. No problem, bro. At tinapik ni Julian sa balikat ang binata na katabi niya sa sofa. Umakyat na kayo sa inyong mga kwarto. Sabi ni Roger na sinabayan ng tayo. Humikab pa ang artist na bumaling kay Julian. Matulog ka na din, Julian, dahil maaga kayong aalis bukas ni Mang Hanzo. Dugtong pa nito. Agad naman tumayo ang mga estudyante, sabay na umakyat sa kani-kanilang kwarto. Dahil ilaw lang ang pwede nilang gamitin, napilitan si Rafaela na buksan bahagi ang bintana para kahit papano may hangin na pumasok at maibisan ang init sa loob ng kwarto nila. Inaanto ka na ba? Tanong niya kay Lolita. Pabagsak na inilatag ni Lolita ang katawan sa ibabaw ng kama. Hindi naman masyado, tipid nitong sagot. Muli itong bumangon nang may maalala. Ang novel ko pala, naiwan sa may sala. Bukas mo nalang kunin, sabi ni Rafaela. Tinungo niya ang tokador at bahagyang sinuklay ang kanyang buhok. Nakita niya sa salamin na tumayo si Lolita at naglakad patungo sa pintuan. Maang na humarap siya dito. Bababa ka pa talaga? Ipagpabukas mo nalang kasi. Gusto ko pa kasing magbasa habang hindi pa ako masyadong inaantok. Alam mo namang malaking tulong din sa akin na pagbabasa dahil nakakatulog ako. Sagot ni Lolita na nasa tapat na ng pintuan. Tama naman ang sinasabi ng kanyang kaibigan. Tuwing nagbabasa ito ng novel, lagi ito nakakatulog. Kaya hindi nito matapos-tapos ang binabasa. Bilisan mo ha, sabi niya kay Lolita. Tinuloy ni Rafaela ang pagsusuklay ng buhok. Pero hindi na sumagot si Lolita, muli siyang lumingon sa pintuan. Nakaalis na pala ito at iniwan lang ito na nakabukas ang pintuan. Muling humarap sa salamin si Rafaela, dinampot niya ang bulak at pants toner na nasa ibabaw ng tokador. Akmang magpapahid na siya ng kanyang mukha nang may mahagip ang kanyang mga mata. May nakita kasi siyang parang may dumaan sa harap ng pinto ng kwarto nila. Kinakabahan man siya pero nagawa niya pa ding tumayo para mag-usisa. Maingat ang kanyang mga hakbang na tinungo ang pintuan. Naagaw ang pansin niya ng tatlong tao na naglalakad papunta sa isang kwarto na nakasarado. Maingat niyang sinundan ang mga ito at tila nakaramdam ang mga ito dahil sabay sila na lumingon kay Rafaela. Singhap niya sa gulat nang humarap ang mga ito sa kanya. Nakilala niya ang tatlo, sina Angela, Paquito at Mia. Walang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Basta lang lumingon sa kanya at muling binawi ang paningin. Nagtataka man sa inasal ng mga ito, mas pinagtaka niya kung bakit naroroon sa mansyon ang mga ito. Ipinagpatuloy ng mga ito ang paglalakad kaya sinundan niya din ang mga ito. Rafaela! Hinanap ni Lolita sa loob ng kwarto ang kaibigan pero wala ito doon. Sinilip niya ang banyo pero wala din doon si Rafaela. Nilapitan ni Lolita ang malaking cabinet sa pag-aakalang tinaguan lang siya ni Rafaela. Bulaga! Panggugulat sana ni Lolita sa kaibigan nang pabigla niyang buksan ang cabinet. Hinawi ng dalaga ang mga nakasabit na damit sa loob ng cabinet pero wala din doon ang dalaga. Asa na ba kasing babaeng yun? Bulong ni Lolita sa sarili. Isinara ni Lolita ang cabinet. Siguro lumabas ng kwarto si Rafaela. Pero saan naman ito pupunta? Hindi ko naman siya nakita sumunod sa akin sa sala. Napabuntong hininga si Lolita na nagdesisyon na hanapin ang kaibigan. Lumabas ng kwarto si Lolita at nagsimula na ngang maglakad. Napakamot pa sa batok ang dalaga dahil hindi niya alam kung saan hahanapin ang kaibigan niya. Nagpalingalinga si Lolita hanggang sa mahagip na paningin niya si Rafaela na naglalakad na parang papunta sa kwarto ni Sir Roger. Anong gagawin niya doon?
Nagtatakang napaisip si Lolita. Mabilis na naglakad si Lolita patungo sa kinaroonan ng kaibigan niya. Kunot noon na nagtataka si Rafaela kung bakit papunta ang mga sinusundan niya sa nakasarang pinto ng kwarto ng artist. "Guys, kwarto na sa Rian na!" Pukaw niya sa katahimikan ng mga ito. Pero hindi sila sumagot. Muli sana siyang magsasalita nang biglang may naramdaman siyang kamay na tumakip sa kanyang bibig. Umungol si Rafaela na pilit binabakla sa mga kamay na nakatakip sa bibig niya. Nakaramdam siya ng takot sa mga oras na yun. "Shhh!" Bulong nito sa kanya. "Ako to, si Lolita." Anito sa mahinang boses at pinakawala na siya nito. "Tinakot mo naman ako," reklamo niya kay Lolita. Napasapo siya sa tapat ng kanyang dibdib na wala saglit sa loob niya ang mga sinusundan. "Ano bang ginagawa mo dito?" Pabulong na tanong sa kanya ni Lolita. "Nandito sina Angela, Paquito at Mia." Sagot niya at takmang ituturo niya ang mga ito sa kaibigan. Pero wala na sila doon sa tapat lang ng kwarto ng artist. "Nasaan na sila?" Tila nagtatanong na sabi ni Rafaela. "Nagpapatawa ka ba?" Pigil ni Lolita ang sarili na tumawa. "Paano ba naman kasi mag-isa lang naman si Rafaela nang makita niya?" "Of course not!" Inis na sagot ni Rafaela. Paano parang ayos sa kanya maniwala ni Lolita? Totoong nakita niya mga dating kasama nila pero bigla na lang silang nawala. "Halika na, baka marinig tayo ni Sir." Yakag sa kanya ni Lolita at hinatak na nga nito ang isa niyang braso. Habang naglalakad palayo sa lugar na iyon ay hindi pa din niya maiwasan na muling sulyapan ang kwarto ng artist. Nagbabaka sakali siyang muling makita ang tatlo pero bigo siya. Katatapos lang magdasal ni Roger sa kanyang Panginoon nang may marinig siya na tila mahinang kalabog sa tapat ng kanyang kwarto. Mabilis ang mga hakbang na inusisa niya ito, bahagyang binuksan niya ang pinto ng kanyang kwarto, pero wala naman siya nakita. Baka pagaspas lang yun ng mga puno sa labas ng kanyang mansyon, gawa ng malakas na ulan na sinabayan pa ng malakas na hangin. Naiiling na muling ipiningid ni Roger ang pinto at lumapit sa kama. Sumampa siya sa kama at ipinikit na ang mga mata. Saglit lang at nakatulog na nga ang artist. "Ouch!" Reklamo ni Rafaela sa kaibigan niya. Nakasalampak ito sa sahig habang hinihilot ang natapilok niyang kanang paa. Sa kakalingon niya kasi sa kwarto ng artist, habang naglalakad siya ay bigla siyang napatid ng kaliwa niyang paa. "Dahan-dahan lang naman dahil masakit. Paano ba naman kasi ayaw mong tantanan ng kwarto ni Sir?" Sermon ni Lolita sa kanya habang nilalagyan nito ng ointment ang kanyang paa. "Buti na lang hindi ka napilayan. Sigurado ka? Bakit masakit?" Sunod-sunod niyang tanong. Napangiwi siya sa bawat hagod nito sa kanyang paa. "Wala akong nakitang buto na lumabas sa balat ng paa mo eh." Sagot naman ni Lolita na tila nagbibiro lang naman. "Seryoso, magiging okay din itong paa mo mamaya. Nabugbog lang gawa ng pagkakatapilok mo." "Sana nga," ngumingiwi niya sagot. Tumayo si Lolita mula sa pagkakasalampak. Naupo ito sa tabi ni Rafaela. Tapos na nitong hilutin ang paa ng kaibigan. "Sabi mo kanina nandito sina Angela, Paquito at Mia?" Tanong ni Lolita sa kanya. "Oo nga sabi," sagot niya at maingat na inaangat niya ang kanyang mga binti sa ibabaw ng kama. "Na-curious ako kung sino, kaya sinundan ko," mahaba niya sabi. Maingat na inilatag niya ang katawan sa ibabaw ng kama. "Tapos ayun, nakita ko sila na naglalakad papuntang kwarto ni Sir Roger. Nung una hindi ko sila nakilala, pero nang malapit na sila sa tapat ng kwarto ni Sir, bigla silang lumingon. Nagulat ako, nagtaka, kung anong ginagawa nila dito. Hindi naman natin sila nakitang dumating kanina dito sa mansyon," pagpapatuloy niyang sabi. Nahiga na din sa kama si Lolita sa tabi ng kaibigan. Tumagilid ito ng higa nang nakaharap kay Rafaela. "Kanina pag akit ko dito sa kwarto, wala ka kaya hinanap kita? Nakita kita naglalakad papunta sa tapat ng kwarto ni Sir," sabi ni Lolita. "At nag-iisa ka lang," diin pa nito sa huling sinabi. "Pero nakita ko talaga silang tatlo," pagpupumilit pa ni Rafaela. Pero ayaw talaga maniwala sa kanya ng kaibigan niya. "Matulog na tayo at hating gabi na," pag-iiba ni Lolita sa usapan. "Bakit kaya lagi ko silang nakikita kahit mag-isa mga panaginip ko?" "Matulog ka na, hallucination mo lang yan," sagot ni Lolita at inabot nito ang kumot na nasa uluhan ni Rafaela. "Huwag mo nang isipin na nakita mo, matulog ka na," dugtong pa nito at nagtalukbong na ng kumot. Napubuntong hininga naman si Rafaela.
Papaano nga ba siya makakatulog kung pilit sumisiksik sa kanyang isipan ang tatlong dati nilang kasama? Parang gusto niyang isipin na may ibig ipahiwatig ang mga ito sa kanya. Pero paano naman mangyayari yon eh buhay naman ang mga ito? Heist! Piksi niya. Inis na dinampot niya ang isang unan na nasa gilid niya at itinakip iyon sa kanyang mukha. Ay! Mahinang tilin niya. Nagulat siya na sa pagtanggal niya ng unan na nasa kanyang mukha ay makita niya ang kaibigan na napakalapit ng mukha sa kanya. Lolita naman, papatayin mo ko sa gulat! Inis niyang sabi dito at bahagya niyang itinulak ang mukha nito palayo sa kanya. Natatawang muling nahiga sa kama si Lolita. Chinek lang kita kung talaga matutulog ka na, sabi ni Lolita na hindi pa din matigil ng pagtawa. Natatawa kasi siya sa reaksyon ni Rafaela para kasi ito nakakita ng multo dahil sa gulat. Hindi ako makatulog dahil naiisip ko sila tatlo, pag-amin ni Rafaela. Ang tinutukoy niya ay sina Angela, Paquito at Mia. Totoo ba talagang sinasabi mo na nakita mo silang tatlo? Iniisip pa din kasi ni Lolita na pinaprank lang siya ni Rafaela na baka bumabawi lang ito sa mga nagawa niyang kalokohan dati. Sabi na nga oo eh, I swear, nakita ko sila. Mariin na sagot ni Rafaela. Mataman na pinagmasdan ni Lolita ang kaibigan na tila kinukumpirma na nagsasabi nga ito ng totoo. Mukha namang seryoso ito sa sinabi. Saka, minsan na din na naikwento nito sa kanya na napanaginipan niya ang mga ito. Kailangan malaman natin kung ayos lang silang tatlo, sabi ni Lolita na sa pagkakataon na iyon, naisip ng dalaga na kailangan na niyang paniwalaan ng kaibigan. Kasi wala naman dahilan para magparandam sila palagi sa'yo kung nasa maayos naman silang kalagayan, dugtong pa ni Lolita sa sinabi nito. Lihim na nagpapasalamat naman si Rafaela. Mukhang naniniwala na sa kanya ang kaibigan, hindi na siya magmumukhang sinungaling dito. Yun nga ang pinagtataka ko. We both know naman na umuwi na si Mia. Si Angela at Paquito naman kasalukuyang nasa kaibigan ni Paquito. Pero bakit ganun? Ang weird. Napapanaginipan ko silang tatlo tapos kanina nakita ko pa sila. Nagsisimula na kabahan si Rafaela. Hindi niya maiwasan na isipin na baka may masamang nangyari sa mga ito at siya ang napili ng mga ito para magparamdam. O baka nga kumihingi nga sila talaga ng tulong sa kanya gaya na napanaginipan niya. Tawagan kaya natin sila sa cellphone nila bukas? Suwestyo ni Lolita. Oo nga no, sagot niya. Bakit ba hindi niya agad naisip yun? Pasensya na girl kung madalas na hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo, kagat-labing sabi ni Lolita. Alam mo na, putol pa nito sa sasabihin. Iniisip ko kasi na baka nagbibiro ka lang. Wala kasi talaga ako nakita kanina. Promise, I'm telling you the truth. Bahagya pa nitong itinaas ang kanang kamay na parang sumusumpa. It's okay, honest niyang sagot. Alam naman niya sa sarili na hindi madaling paniwalaan ang mga sinasabi niya. Lalo na nga at alam naman nilang lahat na wala na ang tatlong estudyante sa mansyon. Napabuntong hininga si Rafaela. Gulo pa din kasi ang kanyang isipan. Wala siyang maiisip na dahilan kung bakit nangyayari sa kanya ang mga ito. Kung may ibig ba nasabihin ng mga kababalaghan na nangyayari sa kanya. Aren't you mad at me? Tanong ni Lolita sa kanya. Baliw ka talaga? Siyempre hindi. Alam ko naman na hindi din madaling paniwalaan ang mga sinasabi ko. Pero kailangan kita girl, para naman hindi ko isipin na nababaliw na ako no? Ani ni Rafaela nang umiti kay Lolita. Sorry ha, pero mula ngayon tutulungan kita lutasin mga bumabagabag sa isipan mo. Ani ni Lolita. Naks, bumabagabag, ang lalim ng words na ginamit ko girl. Natatawang sabi pa nito. Sinabi mo yan ha? O siya, matulog na tayo at maaga pa tayong gigising bukas. Good night na, mahabanturan niya. Good night, sagot naman ni Lolita na muli nagtalukbong ng kumot. Humihikab na inabot ni Rafaela ang kanyang kumot at itinakip iyon hanggang kalahati ng kanyang katawan. Saglit lang at sabay na nga nakatulog ang magkaibigan. Sa kwarto ng mga binata, dinalaw na masamang panaginip si Julian. Sa kanyang panaginip ay nasa isang beach daw siya at nagsusurfing. Isang malakas na alon ang sumalpok sa kanya kaya nahulog siya sa kinatatayuan niyang surfing board. Mabuti na lang at isa siyang magaling na swimmer sa kanilang school. Mabilis ang kanyang paggampay na nilapitan ng palutang-lutang na surfing board sa hindi kalayuan sa kanya. Ngunit isang malakas na alon na naman ang dumating at dinala nito ang surfing board at hindi niya na ito makita. Kaasar! Inis na tura ni Julian na hinampas niya ang mga kamay sa ibabaw ng dagat. Sumisit siya sa ilalim ng dagat.
Buti na lang at hindi pa siya masyado nakakalayo kaya tanaw niya ang malaking payong na nakatayo sa gilid ng beach. Muli sanang sisisid pa ilalim si Julian na may mapansin siya sa bandang gilid niya. Papalapit ito sa kanyang kinaroroonan. Ganun na lang ang hilakbot niya nang malaman kung ano ito. Pating! Hintakot na lumangoy paatras si Julian. Takot na takot na binilisan ng binata ang paglangoy. Ramdam na niya ang pagod pero hindi siya tumigil sa pagkampay para tuluyan ng makalayo sa humahabol na pating sa kanya. Nagsisigaw na siya na humihingi na sa klolo pero wala siyang makita kahit isang tao. Tulong! Sa klolo! Kahit na lalaki siya, hindi niya naiwasang umiyak sa sobrang takot na baka maabutan siya ng pating at lapain nito. Ayaw niyang mangyari yun kaya lalo pa siyang nagsumikap na makalayo dito. Ngunit sa biglaan niyang lingon sa kanyang likuran, nakita niya ang pagbuka ng bibig ng pating at balak siyang kainin ng buo. No! Bro, gising! Malakas na mga yugyug ang ginawa ni Xavier para lang magising ang umuungol na binata. Katabi niya ito sa pagtulog, nagising lang siya dahil sa malalakas nitong ungol na tila binabangungot. Julian, gising! No! Sigaw pa ni Julian na parang may tinutulak ito. Bro, ako ito, si Xavier! Muli nitong niyugyug sa balikat ang binata. Nakita ni Xavier ang pagmulat ng mga mata ni Julian na tila takot na takot. Humihingal na paupo si Julian sa ibabaw ng kama. Inihilamos nito ang mga kamay sa kanyang muka. Bumaba ng kama si Xavier. Kumuha siya ng bottled water na nakapatong sa lamiseta. Iniabot niya ito kay Julian. Mag-water ka muna. Salamat bro. Mabilis naman na inabot ito ni Julian at tinungga. Mukhang masama ang panaginip mo. Ano ba yun? Tanong ni Xavier. Ang sama na panaginip ko bro. Anito pagkatapos uminom ng tubig. Kinuha ni Xavier sa kamay nito ang empty bottle. Muli nitong ipinatong sa ibabaw ng lamisita. Mukhang masama na panaginipan mo. Nagising ako dahil sa malakas na ungol mo. Ani ni Xavier na muling sumampa ng kama. Ano ba na panaginipan mo? Tanong ni Xavier dito. Hinahabol daw ako ng pating bro. Takot na takot ako kasi nakita ko matutulis ng ngipin na pating. Parang handa na akong lapain. Kwento ni Julian. Parang totoo bro. Ramdam pa din ng binata ang panginginig ng kanyang kalamnan sa sobrang takot. Panaginip lang naman yun bro. Paano nakatulog ka ng busog? Sabi ni Xavier na muling nahiga sa kama. Buti na lang at panaginip na talaga bro. Akala ko katapusan ko na. Paano ba naman pinagsabihan na kita kagabi na huwag ka muna matulog dahil busog ka pa pero hindi ka nakinig sa akin. Sermon dito ni Xavier. Kumain pa kasi si Julian ng sandwich at sinamahan pa ng canned soft drink bago ito matulog. Iiwasan ko na talaga na matulog ng busog. Tama ka bro. Masama matulog ng busog kaya siguro na naginip ako na masama o baka nga bangungot na yun. Tura ni Julian at muling nahiga sa kama. Sumulyap ito sa pader para alamin kung anong oras na. Alas 4 pa lang ng madaling araw kaya may ilang oras pa sila na may tutulog. Inaantok pa ako. Sana wag akong dalawin ulit ng masamang panaginip. Hindi na yan bro, sagot ni Xavier. Saka don't worry, mabilis naman ako magising. Huwag ka nga bro. Parang umaasa ka pa na mananaginip ako ulit. Hindi naman, sinasabi ko lang. Subukan ko makatulog ulit. Pagkatapos daw ng agahan, aalis na kami ng mga Hanzo. Ani ni Julian na humihikab pa. Oo nga pala, no? Nakalimutan ko na may lakad pala kayo bukas. Sige na, matulog na ulit tayo. Baka tanghaliin ka pa ng gising. Ipinikit na nga ni Julian ang mga mata. Hindi naman nahirapan na muli itong makatulog. Sinulya pa ni Xavier ang katabi. Mukhang nakatulog na si Julian. Ipinikit na din niya ang kanyang mga mata. Susubukan niya na makatulog ulit. Saglit lang at maririnig na ang mahihinang hilik ng dalawang binata. Day 5, umaga. Pagkatapos mag-almusal, hinatid na mga kasama niya si Julian hanggang sa bungad ng pintuan ng mansyon. Medyo humupa na din ang tubig baha. Umuulan pa din sa labas pero hindi na masyado malakas. Mag-iingat kayo ni Mang Hanzo ah! Pahabol ng mga kasama ni Julian. Umangkas si Julian sa motor ni Mang Hanzo at kumaway na nagpaalam sa mga ito. Muling bumalik sa loob ng mansyon ang mga estudyante. Malaki ang sala. Dito nyo nalang ituloy ang pag-uhit. Mas maliwanag dito kumpara doon sa itaas. Sabi ni Roger sa mga estudyante na nakatayo sa kanyang harapan. Kailangan matapos na mga ginuguhit nyo dahil bukas start na tayo sa painting. Agree? Yes po sir! Panabay ng mga estudyante,
Nagpaalam ng mga ito sa artist upang kunin ang kani-kanilang mga canvas na nasa kwarto nila. Mamaya tawagan natin sina Angela, ani ni Rafaela sa kaibigan habang palabas na sila ng kwarto. Oo, pero mamayang hapon na lang, sagot naman ni Lolita. Nagmamadaling bumaba ng hagdan ang dalawa kahit na paika-ika ang lakad ni Rafaela. Nakasabay nila ang tatlong estudyante na nagmamadali na din na makababa ng hagdan. Napano ka? Husisa ni Eudora nang makitang paika-ika naglalakad si Rafaela. Natapilok ako kagabi. Medyo masakit pa din kaya ayokong pwersahin ilakad, sagot niya. Hanggang sa marating na nga nila ang sala. You can start now, bigay senyas ni Roger sa mga estudyante na agad namang sumunod. Sa sofa lang sila naupo pero dahil sobrang laki nito, may mga pagitan pa din ang bawat isa. Nakaupo naman ang artist sa tapat ng mga ito. Nagmamasid. Napansin nito ang mayat mayang paghikab ni Rafaela. Rafaela, tawag pansin ni Roger sa dalaga na nahuli niyang humikab na naman. Inaanto ka pa yata. Mabilis na napaangat ng ulo si Rafaela. Sorry sir, nahirapan lang po ako makatulog kagabi. Nahihiyang pag-amin ni Rafaela sa artist. Pasimpleng tumingin siya sa kaibigan na nakatingin din sa kanya. Mainit po kasi kagabi sir, kaya nahirapan po ako makatulog. Nauutal na pagsisinungaling ni Rafaela. Baka kasi kapag inamin niya na nasa tapat sila ng kwarto nito kagabi, baka magtanong pa ito. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Mas lalong nakakahiya dito. Ganun ba? Kung gusto niyo magkape, pwede kayong magdala ng kape dito sa sala. Makakatulong din ng kape para tuluyan kayo magising, suggestion ng artist. Talaga sir? Panabay ng mga estudyante. Natawa naman ang muli nagsalita si Roger. Akala ko si Rafaela lang ang inaantok. Lahat pala kayo. Anito. Sige, pumunta kayo ng kusina at magtripla kayo ng kape. Mabilis na tumayo ang mga estudyante na tila nag-uunahang makapunta sa kusina. Napansin ni Roger ang paika-ikang hakbang ni Rafaela. Naningkit ang mga mata nito na tila may iniisip. Naalala niya ang kalabog kagabi. Hindi kaya ang dalaga ang dahilan ng kalabog na narinig niya kagabi? Hindi kaya siya ang nasa labas ng kwarto niya kagabi? Nang biglang tumunog ang cellphone nito na nakapatong sa ibabaw ng lamisita kaya agad na dinampot ito ni Roger. Nawala na sa loob nito ang pagdududa sa dalaga. Hello, sir, ako po ito. Pabalik na po kami ng mansyon. Sagot na nasa kabilang linya ang kanyang katiwala. Huwag kayong dadaan sa harap. Alam mo na ang gagawin mo. Maghihintay ako doon. Opo, sir. Sagot ng nasa kabilang linya. Agad naman na ibinaba ng artist ang hawak na cellphone nito. Nang makabalik na sa sala ang mga estudyante, may kanya-kanya itong dala ng tasa na may laman na umuusok na kape. Magpapadeliver na lang ako ng pagkain. Baka matagalan pa ang balik niya namang Hanzo. Marunong naman ako magsaing. Mabilis na sagot ni Karina. Sa ulam lang hindi ako marunong magluto. Pag-amin pa nito. Naku, wag na po sir. May mga baon kami mga dilata ni Lolita. Yun na lang iulam natin, ani ni Rafaela. Pwede na yan, panabay naman ng mga kasama niya. Paano ka po sir? Tanong ni Eudora sa pintor. Magka-cup noodles na lang ako, sagot naman ni Roger. Maiwan ko na muna kayo, may gagawin lang ako sa kwarto. Pagbaba ko dapat natapos ng mga larawan nyo. Yes po sir, panabay ng mga estudyante. Umalis na nga ang artist sa harap ng mga ito. Agad namang itinuon ng mga estudyante ang atensyon nila sa kanilang ginagawa. Kaya hindi nila namalayan ang pagdating ng dalawa, si Mang Hanzo at si Julian. Dumaan ang mga ito sa likurang bahagi ng mansyon. Bakit dito tayo dumaan? Takang tanong ni Julian sa matanda. Ngayon lang kasi niya nalaman na may iba pa palang daanan papasok sa mansyon bukod sa may harapang bahagi ng mansyon. Malamang hindi pa din ito alam ng mga kasama niya. Hindi naman sumagot ang matanda, kaya sumunod na lang siya rito. Nakita ni Julian na may kinapasa ding ding ang matanda. Bigla itong bumukas. Wow! Bulalas ni Julian. Astig! May mga secret door pala dito sa mansyon. Tila hindi makapaniwala ang binata. Pumasok sila sa tila maliit na pinto. May nakita si Julian na mahabang hagdan. Saan papuntang hagdan na ito, Mahanzo? Tanong ni Julian sa matanda. Tumigil naman ito sa paghakbang at humarap sa binata. Papunta to sa kwarto ni sir, sagot ni Mang Hanzo. May sinabi po ba si sir na pumunta tayo sa kwarto niya? Takang tanong ni Julian na hindi man lang ito nakaramdam ng panganib na naghihintay sa kanya. Itinuloy na matanda ang paghakbang sa hagdan habang nakasunod naman dito ang binata.
Ang sabi niya lang sa akin, may ibibigay daw siya sa'yo. Sagot ng matanda. Talaga po ba? Naku, baka yung painting na sinasabi ni Sir. Tuwang bulalas ni Julian na sa pagkakataon na yun, parang gusto ng takbuhin ng hagdan para marating na agad ang kwarto ng pintor. Nang marating ng dalawang dulo ng hagdan, muling may kinapa sa dingding ang matanda. Unti-unti itong bumukas, tumambad sa harap nila ang malaking pinto na nakasara. Lumapit dito si Mang Hanzo at kumatok. Pasok! Boses mula sa loob ng kwarto. Nabosesan ito ni Julian. Pati pala kwarto ni Sir, may secret door din! Tila namamanghang sabit ni Julian. Nakita niyang pinihit na ni Mang Hanzo ang doorknob kaya mabilis siyang lumapit sa matanda. Naabutan nila nakaupo sa isang silya ang pintor na nakatapat sa isang canvas. Itinigil nito ang ginagawa at humarap sa mga bagong dating. Lumapit ka dito, Julian! Ani ni Roger. Mabilis naman ang mga hakbang na lumapit si Julian sa artist. Pero ang mga mata nito, inililibot sa buong paligid ng kwartong iyon. Sobrang laki ng kwarto ng artist. Parang dodoblihin ang kwartong tinutuluyan nila na Savior. Madaming nakasabit na mga magagandang painting sa pader. Sobrang laki ng kama na parang pang-prinsipe ang dating ng frame ng kama. Julian, pukaw ni Roger sa tila na tulalang binata. Po, gulat na sabi ng binata. Sobrang laki ng kwarto mo, sir. Para na din ako nasa sala. Humahangang sabi pa nito. Salamat, ngiting sagot ni Roger. Napansin ni Julian ang painting na ginagawa ng artist. Wow, ang ganda naman ng painting mo, sir. Tumayo si Roger. Wait lang ha, may sasabihin lang ako kay Mang Hanzo. Paalam nito at iniwan ang binata na nakatayo sa harap ng canvas na mataman naman itong pinagmamasdan ng painting. Isang beach ang nasa painting at may isang lalaki na tila nagsusurfing. Biglang naalala ni Julian ang napanaginipan niya kagabi. Hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin siya tuwing maaalala ang pating na gustong lumapa sa kanya. Alam mo na yung gagawin mo, bulong na sabi ni Roger sa katiwala. Huwag ka muna magpapakita dito sa mansyon hanggat nandito pang mga estudyante. Ayoko maghinala sila sa akin. Marin pa nasabi nito. Tumango naman na matanda. Opo, sir. Sige, makakalabas ka na ng kwarto. Mag-iingat ka na sana eh. Walang may makakakita sa'yo kung ayaw mo na malintikan ka sa akin. Bilin pa ni Roger sa matanda. Muling tumango si Mang Hanzo at nagpaalam na lalabas ng kwartong iyon. May ngiti sa labi na naglakad si Roger palapit sa kinaroroonan ng binata. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Roger sa binata nang malapitan nito. Maganda po sir, sobra! Humahang ang sagot ni Julian. Tinapik-tapik ni Roger ang balikat ng binata. Yan ang ibibigay ko sa iyo. Nanlalaki ang mga matang tumitig ang binata sa artist at tila gusto na makasiguro sa kanya narinig. Ngumiti sa binata si Roger. Magiging sayo yan sa isang kondisyon. Po? Tila nadismay ang tanong ni Julian. Kailangan mo lang ituloy ang ilang bahagi ng larawan na hindi ko pa nakukulayan. Huwag kang mag-alala. Ituturo ko sa'yo kung ano mga kulay ang mga gagamitin mo. Ah, kinabahan ako dun ah. Akala ko po kung anong kondisyon. Pag-amin ni Julian. Totoo ang sinabi ng binata, parang may kung anong kaba kasi siyang naramdaman sa oras na yun. Pero sinawalang bahala niya na lang yun. Bahaw na natawa ang artist sa sinabi ng binata. Ayan ang patakaran ko sa mga binibigyan ko ng regalo. Kailangan nilang tapusin ang mga painting na binibigay ko. Sabi ni Roger, sabay abot ng paintbrush sa binata. Tinanggap naman ito ni Julian. Ano Julian, magagawa mo ba? Oo naman po sir, very easy. Pag-iayabang pa ni Julian. Naupo ito sa silyang katapat ng canvas. Ibinigay naman dito ng artist ang acrylic paint na dapat nitong gamitin. Nagsimula na nga magpinta si Julian. Parang gusto na nga madaliin ng binata para mapasa kanya na agad ang painting. Sige, maiwan na muna kita para makapag-concentrate ka sa ginagawa mo. Paalam ng artist. Sige po sir, sagot ni Julian. Tumalikod na nga si Roger. Lumapit ito sa isang bintanang salamin na hindi naman kalayuan sa kinaroroonan ni Julian. Buhat sa bintana, tanaw ni Roger ang hardin at kahit na ang labas ng gate. Napatingin sa langit si Roger nang mapansin niya ang pagguhit ng kidlat. Segundo lang ang nakalipas at biglang lumakas ang ulan na sinabayan ng malakas na kulog at kidlat. Tapos na po ako, sir! Narinig ni Roger ang sinabi ng binata kaya mabilis niya itong nilapitan. Magaling, magaling! Pumapalakpak pa ang artist. Maganda! Puri pa nito sa binata. Naman! Pagmamayabang pa ni Julian. Magaling ka po kasing trainer, sir. Dugtong pa sa sinabi nito sabay tayo.
Ilagay mo na yung pangalan mo. Di po ba dapat ang pirma mo ang nasa painting, sir? Dahil galing po sa inyong painting at higit po sa lahat, obra niyo po ito. Pero magiging sayo na to, sagot ng artist. Hinawakan nito ang kanang braso ng binata na may hawak pa na paintbrush. Sige na, pirmahan mo na. Napakamot sa ulo si Julian at alanganin na sundin ng artist. Pagkatapos mong pumirma, ako naman ang pipirma sa ilalim ng pangalan mo. Ani ni Roger para lang mapapayag ang binata. Naniwala naman ang binata sa kanya kaya hindi na ito nagdalawang isip pa na isulat ang pangalan nito. Done! Sambit ni Julian at iniabot na sa artist ang paintbrush. Tinanggap naman ni Roger ang paintbrush mula sa binata at isinuksok iyon sa isang bulsa na suot nitong pantalon. Kinuha ni Roger ang painting at inabot iyon sa binata. Seryoso sir? Akin na po ba talaga to? Hindi pa di makapaniwala si Julian. Sobrang saya niya kasi may remembrance na siya sa isang kilala at sikat na artist na hinahangaan niya. Mahal ang presyo ng mga painting ng artist, lalo na at mabenta ang obra nito sa mga art gallery. Tapos siya, libreng mapapasa kanya ang napakagandang painting na gawa nito at kasalukuyan na nasa kamay na niya ngayon. Ang swerte niya talaga! Iyong iyo na yan, Julian! Sagot ni Roger at gumisi ito nang nakakatakot na hindi napansin ng binata dahil nakatingin pa din ito sa painting na hawak nito. Nakaraan ng ilang segundo, parang may kakaibang naramdaman si Julian. Nahihilo po ako, sir. Sambit ni Julian, sabay sa puna isang kamay sa noo. Ipinikit ni Julian ang mga mata. Pakaramdam niya nasa loob siya ng isang ipo-ipo at pakaramdam niya nasusuka siya sa sobrang pagkahilo. Hindi niya maintindihan ang nangyayari sa kanya. Bahagyang iminulat ni Julian ang mga mata at nakita niya ang artist na tila natutuwa. Nakakatakot ang ngisi nito. Ano pong nangyayari, sir? Narinig ni Julian ang malakas na halakhak ng artist na tila nagbubunhi. Mahigpit na hinawakan ni Julian ang painting. Ngunit nang gilala siya na mapansin ang painting na tila nag-iba ang larawan. Nakita ni Julian ang unti-unting pagbabago ng larawan bago ito magmukhang balon na malalim na nakakasilaw ang loob. Sinubukan niyang bitawan ang painting pero hindi niya nagawa dahil may malakas na puwersa na nanggagaling sa loob ng painting ang humila sa kanyang buong mukha hanggang leeg. Nagsisigaw siya pero para lang yung echo na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang pandinig. Humalakhak na nilapitan ni Roger ang itim na kabinet gamit ang dalawang kamay na binuksan niyon. Mahal kong Panginoon, panoorin mong bagong regalo ko sa iyo. Masayang tura ni Roger. Muling binalik ni Roger ang paningin sa binata na tila nagsusumikap na maalis ang ulo nito na nakapasok na sa loob ng canvas. Maririnig ka mga nakakatakot na mga ungol sa loob ng kwarto ng artist na parang nanggagaling sa ilalim na lupa. Buhay, kapalit ng aking buhay na walang hanggan. Itinaas pa ni Roger ang dalawang braso at humarap sa ribulto ni Satanas na sinasamba nito. Tanggapin mo ang aking alay sa iyo, aking Panginoon! Samba ni Roger sa ribulto. Kasabay ng pagguhit ng kidlat at malakas na kulog na tila nangangalit. Pagod na si Julian, gusto man niyang humingi ng saklolo sa kanyang mga kasama, pero hindi niya magawa. Tuluyan ang nahigop ang kalahati niyang katawan hanggang bewang. Umiyak si Julian at taimtim na nanalangin pero hindi pa din yun naging sapat para tuluyan ito matakasan ang masamang kapalaran. Hindi! Tila na nanggagaling kay Julian na tuluyan na ngang nilamon ng puwersang nanggagaling sa loob ng canvas. Bumagsak sa sahigang painting na kanina lang ay hawak pa ni Julian. Tuwang-tuwang nilapitan ni Roger ang painting na nasa sahig. Dinampot ito at matama na pinagmasdan. Kitang-kita ng dalawang mata ng artist kung paano unti-unting napalitan ang mukha ng lalaki na nasa painting. Saglit lang ay makikita na ang mukha ni Julian sa lalaking nasa painting na tila nagsusurfing sa beach. Muling humalakhak si Roger dahil sa sobrang kasiyahan dahil may bago na naman siyang koleksyon. Samahan mong yung mga dating kasama, Julian! Anin ni Roger habang inilalagay ang bagong painting na naging kulungan ni Julian sa ibabaw ng painting ni Mia. Kinuha ni Roger ang paintbrush na ginamit ng binata na nakasuksok sa bulsa ng kanyang pantalon. Inilagay niya yun sa isang maliit na kahon na nasa paanan ng ribulto ni Satanas. Muling nag-alay na panalangin si Roger sa ribultong sinasamba bago tuluyang isinara ang itim na kabinet. Hindi pa din maalis ang ngiti sa mga labi ng artist. Sobrang nagdiriwang ang kalooban nito. Matuklasan na kaya ni Rafaela ang itinatagong lihim ni Roger? Paano kaya masasagot ang mga katanungan ni Rafaela
tungkol sa mga pangitain at panaginip niya tungkol sa kanyang mga kaibigan. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.